Well, unang-una, no, bakit mo naman aalisin sa gabinete ang pinakahangaan at pinaka-approved na kalihim ng lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon? Kumbaga, she is the crown jewel dito sa ating bureaucracy. At bakit mo tatanggalin ang number one sa approval at sa trust rating pagdating sa serbisyo ng mga departamento? Pag tinanggal mo yan, eh baka mamaya eh maiwan eh puro DOTR at saka puro housing department, no? Eh di lalong magkakaroon ng problema ang Marcos administration, no? Ito ang sagot ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa panawagan ng ilang kritiko ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin ito bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ang panawagan ay kasunod ng bad shot comment ni First Lady Liza Araneta Marcos kay VP Sara dahil umano sa pagdalo nito sa prayer rally sa Davao City kung saan tinawag na bangag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos Jr. Naniniwala naman si Roque na hindi makikinig si Pangulong Marcos sa panawagan ng mga kritiko dahil unang-una, malaki ang naitulong ni VP Sara sa pagkakahalal nito bilang Pangulo ng Bansa. Yung political reality na hindi naging presidente ngayon ng ating Pangulo, o hindi rin dahil kay VP Sara dahil siya ngayon nagbigay. No? Sa kabilang banda, una nang dinepensahan ni PBBM si VP Sara sa panawagang tanggalin ito bilang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon sa Pangulo, walang dahilan para tanggalin si VP Sara sa kanyang pwesto sa kabila ng pagkadisgusto ng kanyang asawa kay Duterte. Ito si Jane Cunita, ang inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.